Nawawala na nga daw ng pag-asa mga idol ang ilang mga NBA teams na gustuwang kuhanin at agawin itong si Kevon Looney sa team ng Golden State Warriors. Ayon nga rin sa report na ito ni Mark Stein mga idol na ito nga daw si Kevon Looney ay inaasahan na bumalik dito nga sa team ng Golden State Warriors at mag-sign nga ng multi-year deal or 3 years nga pataas kagaya ng huling kontrata niya dito sa team ng Warriors. Inaasahan nga ng ibang mga NBA teams na magiging loyal itong si Kevon Looney at mukhang hindi na nga rin nila susubukan mga idol na makuha pa itong si Kevon. At parang wala rin naman na sense na umalis pa siya dito sa Warriors mga idol. Kagaya nung nasabi natin noong nakaraan, perfect situation na ito para kay Kevon Looney. Maganda naman ang kanyang role sa team, malaki-laki din ang kanyang playing time. Starter nga rin siya sa isang championship team. Tapos siguradong bibigyan din siya ni Bob Myers ng fair na kontrata. Kaya nga mga idol, bakit pa aalis sa magandang sitwasyon itong si Kevon Looney dito nga sa kanyang team na Golden State? Kaya nga mga idol, kagaya ng balitang ito, nawawalan na ng pag-asa ang ibang mga NBA teams at inaasahan nila na magiging loyal itong si Kevon Looney. Pero anyways mga idol, sa ating next balita nga ay ito ngang si John Wall ay pinaplano na ngang mag-sign dito sa team ng Los Angeles Clippers once na maklear niya nga ang waivers matapos ang kanyang naging successful buyout sa team ng Houston Rockets. At alam nyo ba mga idol, sa negosasyon nga neto ni John Wall at pati na rin ng Rockets na pagkasunduan nga nila sa 47 million na salary ni John Wall, 7 million lang ang kanyang ibabalik. Matitiran pa siya ng 40 million pero mababuyout na nga siya. Napakalaki nga niyan mga idol kumpara sa ibang mga NBA players na nagbabuyout na minsan halos kalahati yung kanilang binabalik. Kaya nga mga idol, siguradong masaya itong si John Wall. Malaki na ang kanyang pera at pupunta pa nga siya sa isang championship contending team na Los Angeles Clippers. Pero anyways nga mga idol, sa ating panghuling balita ay pag-usapan nga natin itong balita kay Dejounte Murray. Dahil maraming ngang NBA sources ang naniniwala na malapit na ngang makuha ng Atlanta Hawks itong ngang si Dejounte Murray. At balak nga nilang i-trade ang kanilang tatlong first round pick pati na rin si Danilo Gallinari. Tapos pagpapatibay pa niyan mga idol, itong si Murray ay nag-tweet, "Can't wait." Tapos mga idol, nilike nga yun ni Trae Young. Parang pagpapaiwatig nga daw mga idol ayon sa ilang mga NBA fans na hindi na nga daw siya makapaghintay na lumipat ng team. At kung mangyari na nga talaga to mga idol, maging kakampi na ni Trae Young ito ang si Dejounte Murray ay talaga namang napakalaking tulong niya dito sa Hawks at specifically kay Trae Young. Kasi mga idol, lagi ngang nado-double team itong si Trae Young kapag hawak niya ang bola at kapag pinasa niya nga sa kanyang mga teammates ay mga shooter lamang sila, hindi talaga legit scorer at playmaker ng gaya na ito ni Dejounte Murray. Kaya pagpasa ni Trae Young, tira lang agad sila ng tres, minsan pasok, minsan hindi. Pero kapag nadagdag na itong si Dejounte Murray sa team ng Atlanta Hawks ay kapag napasa nga sa kanya ni Trae Young mga idol ay meron nga siyang option, itira, gumawa ng play or umiscore. Parang magkakaroon ng isa pang Trae Young sa team ng Atlanta Hawks. Hindi ko naman sinasabing parehas sila ng playstyle, pero parehas nga silang scorer at playmaker. At matutulungan nga rin ni Dejounte na ma-attract yung depensa away from Trae Young. Dahil mga idol, last season nga ay kay Trae Young lang talaga nakafocus ang mga depensa ng NBA team, kaya nahihirapan siya. Pero kung mapunta nga talaga mga idol itong si Dejounte Murray sa Hawks ay magiging dalawa na ang poproblemahin ng mga NBA team. Hindi na nga sila ganun ka-focus kay Trae Young dahil meron na ngang Dejounte Murray na scorer na at playmaker pa. Tapos dagdagan pa nga rin mga idol ng kanyang magandang depensa. Parang panay positive nga lang ang ma-add neto ni Murray kapag nalipat siya sa Hawks. Pero anyways mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming nga salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!